Hello everyone! For today's vlog, pag-usapan natin ngayon tungkol sa libreng pagbibigay ng bakuna para sa mga tao kontra COVID-19. Ang usap-usapan ngayon sa nakakarami, itong bakuna kontra COVID-19 ay safe ba sa mga tao? Paano nakasisiguro ang mga tao kung ito ay talagang epektibo na vaccine? At ano ang pwede natin gawin or ano ang pwede nating gawin ng ating pamahalaan kung sakali marami ang mga tao na ayaw magpaturok sa nasabing bakuna kontra COVID? Well, let's find out. At kung nagustuhan mo itong pinag-usapan natin, just pray to hit the subscribe button and press the notification bell para updated ka sa mga paparating ko pang mga videos. Nagsanib puwersa ang ating pamahalaan at ang World Health Organization para maiwasan ang paglaganap na nakabahala at nakakamatay na COVID-19 virus. Naglaan ng napakalaking pundo ang gobyerno para sa health declaration screening form for Sinovac. At sa pag-deploy ng COVID-19 vaccine and vaccination program as of June 9, 2021. Itong bakuna kontra COVID-19 ay safety ba para sa mga tao? Well, here is what doctors are saying people can expect. The arrival and distribution of safe, effective COVID-19 vaccine is a major development in the coronavirus pandemic. As more people are vaccinated, families and communities will be able to gradually return to a normal routine. All three vaccines authorized for emergency use by the Food and Drug Administration had been thoroughly tested and effective in the preventing severe COVID-19. They continue to undergo continuous and intense safety monitoring. The temporary side effects including headaches, fatigue, and fever are just the signs of immune system is reviving up a normal response to vaccines. Reported side effects to COVID-19 vaccine have mostly been mild to moderate and short-lasting. Also include muscle pain, chills, diarrhea, and pain at the injection site. The Philippines Health Department says it will no longer allow local government to announce which brand of coronavirus vaccines will be available to inoculation sites. The moves come after hundreds of people this week line up at a site in Manila when they found out that the Pfizer vaccine would be given out there. What are we going to enforce now is brand agnostic, Undersecretary Myrna Cabotaje told CNN Philippines. Well, kaninang umaga, ako'y pumunta sa Barangay Lubang, Buena Vista, Bohol, dahil nabalitaan kong mayroong mga taga-LGUs na namimigay ng libreng vaccine kontra COVID-19. At nung ako'y nasa kaligitnaan ng pagpila, na-surprise ako dahil noong ako'y na-interview na ng mga health workers, hindi pa pala available ngayon ang COVID-19 para sa mga taong non-health workers, non-frontliners, and etc. Hintayin ko lang ang tamang pagkakataon kung kailan darating ang vaccine para sa lahat at nang ako ay matusukan laban sa COVID-19 virus. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood na way mayroon kayong napulot na kahit kaunting kaalaman tungkol sa COVID-19 vaccine. Sana'y nag-enjoy kayo. Ito pala si Lori TV Vlog nagsasabing, stay safe and God bless us all.